Meron tayong hindi naman masasabing customer. Ito isa to sa mga kabarkada na natin, mga tropa natin to eh. Si Ralph ng Valenzuela. Bali, nagpalinis siya ng CBD nga natapos na natin, pati throttle body niya nalinis na rin natin. At ngayon, papalinis rin niya tong ano niya, tong magneto niya dahil medyo kinakalawang na. Ayan, nakikita niyo puro kalawang. Papa-repaint niya na rin. Ngayon may nag-request nito, natatandaan ko siguro mga nasa ilang video na siya na nagre-request kung paano nga daw alisin tong magneto. Ngayon kaya ako naman siya tinapik ngayon para mapakita rin sa inyo kung paano maglinis at saka kung paano alisin tong magneto pagka re-repaint mo na. At kung paano ang tamang pag-repaint ng magneto. Kasi dito sa magneto, meron dito na parts na dapat wala siyang pintura eh. Kasi yun yung inaano ng sinesend ng ano natin, pulser. Ito yung pinaka-pulser na nagbibigay signal para dun sa ano niya, magbigay ng kuryente. Ganun. Ito yung pinaka-dynamo. Yun, isa-isayin natin. Ngayon, bali, natanggal ko na yung cover. At siguro basic na lang to. Ilang tornilyo lang. 1, 2, 3. Tatlo lang. Di ba? Tatlo lang. Tatlong tornilyo lang inalis natin. Mahugot muna to. Susunod, tatanggalin natin tong pinakapan niya. Tatanggalin lang natin na gamit ang Allen na number 6. Bali tatlo lang, tatlong screw lang. Ngayon mga brad, meron tayong ka-rider na naglinis nito, nag-DIY siya. Ngayon nagpunta siya rito kasi ayaw na mag-charging yung ano niya, charging system. Ang naging problema niya, ito, itong tornilyong ito. Nawala yung isang tornilyo niyang ganito, tapos nagpalit siya ng medyo mahaba rito. Ngayon, yung binalik niya na to, tinamaan yung pinaka-winding sa loob. Ngayon, yung winding sa loob nito, yun yung nagbibigay kuryente sa ano natin, sa battery, na para magkaroon siya ng charging, no? Kaya, hanggat maaari, ingatan nyo. At yung laki nito, ganyan lang kalaki. Kung mawala man ito, yung pinaka-laki nito pa rin ang kukunin nyo. Ayun, bali tatlo siya. Ano lang, paalala lang nyo para may idea rin kayo para for safety rin ng ano nyo. Ayun, big shoutout nga pala kay ano, no? Nag-DIY na nadali yung ano niya, magneto niya. Ito, yun yung nagbibigay kuryente sa ating battery. Itong alisin to, mga brad, bali importante rin itong lilinis. Yung babasahin mo, alisin mo yung mga alikabok na yan. Nakaka-cost din kasi ito ng mabagal na pagbigay ng hangin sa ating makina. Kumbaga sa ventilador, di ba? Yung ventilador pag sobrang dumi ng hina ng hangin, di ba? Parang isipin nyo lang ganito rin yun. Baga, ito importante kasi siya nagpapalamig ng makina natin. Pag tinanggal to mga brad, ito gagamit kayo ng number 17 na socket. Ngayon kung meron kayong impact, yun ang gamitin nyo. Kung mano-mano, kailangan nyo pa mag-Y. Yung Y na ginaganon. Sayang, hindi ko maipapakita yung Y, no? Nasira kasi yung Y. Ayun, bali number 17 socket. Tugman-tugman siya. Para mapinturhan mo siya. Tanggal na. Ngayon mga brad, gagamit tayo ng puller para mahugot natin yung pinakamagneto. Itong puller na to, nasa halagang 200 lang. Bali, dalawang sukat siya eh mga brad eh. Magkaibang sukat. May isa pang sukat nito, yung pinakamaliit. Ito yung pinakamaliit naman. Ang bibilin nyo, yung pangalawa siya, medyo malaki. Tapos may thread yung labas. Ite-thread nyo lang siya. Pakakapitin nyo muna yung thread niya. Ayan, pag kapit na, ipapasok nyo na to para tumukod at hilahin niya palabas. Ingatan nyo mga brad, may mga parang kuntil to, kung tawagin na. Parang pinakalak. Ayun, bali na, ipasok na natin siya. Ngayon, kukuha lang kayo ng
adjustable rings para pangkontra dito sa tatanggalin yung magneto. Ay, hanap nyo lang siya ng magandang pwesto kung saan kayo komportable. Doon nyo siya ilagay. Ang ikot nitong papasakan nyo ng 17 rings pasikip. Yan, pasikip siya. Para matanggal nyo yung magneto. Medyo mahigpit talaga. Yun na. Sa bumigay na, narinig nyo yung lagatok na yun. Ibig sabihin no, na kumalas na siya sa pagkaka-lock. Nung pinaka-lock niya. Mauhugot nyo na siya ngayon. Medyo dahan-dahan lang. Magnet kasi to eh. Kaya minamagnet nung nasa loob. Medyo mahirap bunutin. Ayan, nahugot na natin. Ngayon yung lock na sinasabi ko, sa loob mga brad. Kaya dapat iata. Yung lock na sinasabi ko, kung nakikita nyo to mga brad, dyan nyo siya isasakto pagbalik. Makikita nyo itong tinanggal natin na magneto, may pinakakanal yan. May pinakakanal siya. Ito yung pinakakanal. Isasakto nyo lang siya rito. Kaya ako naman sinabi na ingat din sa paglalagay ng screw. Kung nawala, ibalik sa dating size. Ito yung pinaka-standard screw niya. Yan, tatlo. Isipin nyo kung malaking mahabang screw ang ipapasok nyo, tatama na siya rito sa winding niya. Kaya huwag kayong magpapalit ng screw. Kung ano yung nakalagay, yun lang. Ayan, kung nakikita nyo, sobrang dumi. Ayan o. Ayan, kitang-kita nyo naman, sobrang dumi. Nagkakaroon din ng cause ng pag-charging, no? Sa charging niya, no? Kaya maaaring bumaba yung charging kasi hindi masyadong nagko-contact yung magnet dahil sa dumi. Kaya dapat talaga lililinis din to. Hindi lang sa kalawang, ha? Lililinis talaga itong pinaka-ano natin, ha? Ayun, nakita nyo naman, napakadumi rin. Kaya dapat hindi lang sa kalawang kayo ano ah, kailangan na pati sa dumi ah ng pinaka LC pinaka pan dapat malinis din dahil ito yung pinaka ano, cooling system kumbaga sa deradiator, liquid cool sa atin, air cool, kaya kailangan malinis kasi air cool ang gamit natin, no? Kumbaga sa radiator, ang inaingatan nila, tubig o coolant na kailangan na dire-diretso yung flow ng coolant. Sa atin naman, dapat dire-diretso yung air na papasok sa gilid ng makina natin. Para nang sa ganun, hindi tayo magbawas ng langis. Nakaka-cause kasi ng pagbabawas ng langis din yung marumi yung ano natin eh, ito katulad nito, di ba? Ito hindi pa sobrang dumi naman, kaya pa nito, pero si Ralph pinalinis niya na kasi nga ayaw rin niyang dumating sa punto na mapalaki pa gastos niya. Tsaka pangit naman talaga pagka puro kalawang na yung ganito eh, no? Ngayon lilinisin ko muna tapos balikan ko kayo pagka okay na, napinturahan ko na, pakikita ko sa inyo kung ano yung dapat hindi dapat pinturahan dito. Ayun, bali na linis ko na siya, inisilbras ko lang siya, tapos inalis ko yung alikabok niya rito, no? Ngayon patutuyin na lang natin para pinturahan natin. Pati pala tong stator niya, yung mga nasa ibabaw, punasan nyo lang, o kung meron kayong paint brush, i-paint ano nyo lang siya, punasan ng paint brush. Alisan nyo lang ng alikabok. Yan, marumi siya. Kasi nakadikit na sa kanya, no? Ayan, ang dumi, oh.
Medyo linisin nyo na yung mga gilid-gilid para talagang total bukas na eh, di ba? Linisin nyo na yung gilid niya. So ayun mga brad, natakpan na natin yung mga hindi dapat malagyan ng pintura. Yung pinaka-thread niya, tsaka yung contact nung pinaka-pulser, yung pinaka-contact nito. Ngayon, doon loob, hindi nyo dapat pinturahan to ah. Huwag nyo pipinturahan yan. Linisin yan, nalinis ko na rin siya. Kanina, di ba, puro alikabok siya. Nalinis na natin siya. Ngayon, pipinturahan na lang natin siya. Ngayon, pag pintura, ipapakita natin bago natin isara. So, ayun mga brad, bali na pinturahan na natin siya. Ayan, nakita nyo. Ang ginamit ko nga palang pintura sa kanya, ito ah, high temp ng Bosni. Tapos blow-blower na lang natin siya para talagang kapit na kapit siya. Kaya pala high temp ang pinintura natin, ginamit natin sa kanya para talagang kapit at kahit nagiinit siya hindi matatanggal. Ngayon kaya ako ng blinablower para mabilis matuyo nang sa ganun eh matapos kami kagad. Tsaka mas kapit na kapit siya kasi may para yung iwas gasgas ba pag habang kinakabit. So ayun, ikakabit na lang natin, tuyo na siya. So ayun mga brad, ito na yung pinaka-finish product natin. Finish product eh. Napintura na natin siya, tapos nalis na natin yung mga dinikit na masking tape dito. Tapos nalinis na rin natin yung pinaka-air flow ng ating... So isasara na lang natin. Okay na. Big shoutout nga pala sa may-ari nitong motor. Ito siya. Si Rob ng Valenzuela. Konting palakpakan. Yes. Okay na. Nakabit na natin yung pan. Cover. At konting linis. Tsaka pina-high temp na pintura din niya. Yun mga brad. Nagbigay na idea si kasamang Rob. Baka daw pwede dito yung high temp na ginamit natin. Ito, high temp. Pinadamay niya na itong sa tambucho niya. Yung nga, gumanda, di ba? Oo nga naman, di ba? High temp siya, kaya pwede siya sa tambucho na medyo kalawangin. Yan, tanggal, oh. Talaga kala mong bago. Huwag lang ititingin dito, ah. Medyo puro alikabok, eh. Galing kasi sa trabaho si Rap na taga... Saan yung trabaho mo, Rap? Commonwealth pa. Commonwealth pa. Layo ng binahe niya. Kaya ganyan kadumi. Ngayon, pinadamay niya to. Inalis ko tong cover. Tapos, in-sprayan din natin. Hindi ko na tinanggal. Bali, inarangan ko na lang. Nung pwedeng makalsikan. Yeah, inarangan ko yan. Kaya, okay, di ba? Hindi nakita yung mga kalawang na tambucho niya. Kala mong bago yung tambucho niya. Ayun, mga brad, okay na. Ayun, kasama si Rap. At ang Alan Delibro. Mabalos. Mabalos.